Places around the world with Fort Sirza, vast monuments and statues. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, pambansang bayani ng Pilipinas. Mayakta sa mga revolusyonaryong aklat na Noli Mitangere at El Filibusterismo at nagsabing ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Namatay sa edad na 35 years old sa pamagitan ng Spanish Garrison Firing Squad na nagsindi sa mahalagang revolusyonaryo at naging daan kapag sa sarili ng Pilipinas laban sa Espanya. Isang mapagpalang araw sa lahat ng aking mga subscriber at mga viewers sa channel na ito. Sa content natin ngayon ay kwentuhan at lakbayin natin ang mga lugar sa buong mundo kung saan may nakatayo na mga eskultura, estatwa at monumento ni Dr. Jose Rizal. Pero bago ko simulan ang kwentong ito at kung ngayon ka lang napadaan sa channel ko, sana gawin mong tambayan ang channel ko. Luyong Dagat, Stories Left Untold and a Road Less Traveled YouTube channel para sa mga kakaibang mga kwento at mga kaalaman. Linggo-linggo, nag-upload tayo ng isang video. At kung nagustuhan mo, ay huwag mahiyang pindutin ang like button. At i-comment down lang kung may mga gusto kang ipakwento. Isang napakalaking tulong na to sa akin, ang inyong mga views at lalo na napakahalaga na sa munting channel ko ang inyong mga subscriptions. Pasupport naman dyan by clicking the subscription button. Maraming salamat po. Mga lugar sa buong mundo na may nakatayong mga eskultura, estatwa at monumento ni Dr. Jose Rizal. Spain. Makikita ito sa Avenida de las Islas Filipinas at Cali Santander. Mahigit 130 years na ang nakalipas mula nang tumungtong si Rizal sa Espanya. Ngunit nag-iwan siya ng mga mahahalagang paalala ng kanyang napakahalagang pananatili sa Madrid at sa Espanya sa pangkalahatan. Ang monumento ni Jose Rizal sa Espanya ay ginaya ang kanyang iconic na monumento ng Lunita Park sa Maynila. Alam ng maraming tao na si Rizal ay pinatay ng kolonyal na pamamahalaan ng Espanya noong 1896 para sa paghihimagsik na nagresulta sa kalayaan ng Pilipinas. Ngunit bago ang inkwentrong ito, si Rizal ay naninirahan at nag-aral sa Espanya na nagtapos ng degree sa medisina sa Universidad Central de Madrid at sa kasalukuyan, isang monumento ang nakatayo sa Avenida de las Islas Filipinas at Cali Santander Junction sa Madrid. Noong May 4, 2017, inaaprobahan ng Governing Board ng Lungsod ng Madrid ang pagpapalit ng pangalan ng ilang particular na kalye at awiran sa Madrid. Pinapalitan ang mga ito ng mga alternatibong na nakapaloob sa isang ulat na may pitsa na April 24, 2017 na inisyo ng Commission on Historical Memory. Dahil dito, pinalitan ng pangalan ang 52 plaza at kalye sa Madrid. Ang pangalan ni Rizal ay kabilang sa kilalang listahan ng mga Espanyol at mga dayuhan. Puntahan naman natin ang China. Makikita rin dito ang statu ni Rizal sa China's People's Cultural Plaza sa Yongpe Village, Lushan Town sa Xinjiang City, Fujian Province. Gamit ang taon ng kapanganakan ni Rizal, 1861, bilang taas na 18.61 metro ang kanyang estatwa ay itinayo sa gitna ng plaza. Isa sa pinakamahalagang struktura ng Rizal na makikita mo ay ang monumento nito sa Xinjiang City. Ang monumento ay may taas na 18.61 feet kung saan formal na sinimulan ang pagtayo noong 2003. Kinikilala ng bansa ang mga pinagmulang Chino ni Rizal na sinasabing galing sa mga ninuno ng pamilyang Qi. Ang bronze monument ay nakapatong sa gitna ng Jose Rizal Square na napapalibutan ng mga magandang bulaklak at halaman. Tulad ng orihinal sa Maynila, ang monumento ng Xinjiang City ay nagtatampok din ng isang bronze statue sa pambansang bayani bilang sentro nito. Ang Rizal Monument na nakatayo sa loob ng Rizal Square na matagpuan sa loob ng People's Cultural Plaza sa Quingque Village, Lushan Town sa Xinjiang City, Fujian Province ay napaka-espesyal ang monumento na ito dahil nakatayo ito sa bayan ng ninuno ni Rizal na Chino na si Kinan na kilala rin bilang Domingo Lampo. Ang dakilang lulo ni Rizal na nagngangalang Domingo Lampo o tinatawag ding Lampo, Huaye, Lam, Hokien o Kinan sa Mandarin ay tubong Siongke sa distrito ng Chincho ng lalawigan ng Hokien. Lumipat siya sa Pilipinas dahil sa kaguluhan ng politika sa China at naninirahan sa Calamba noong 1697.
Ang kinikilalang ina apo nila ay si Juan Mercado, ama ni Francisco Mercado na ama ni Rizal. Germany. Ang Parkade Vicarage ng Germany ay pinalitan ng pangalang Rizal Street noong 1964. Sa Germany, nakikita mo ang isang matangkad at tansong estatwa ni Jose Rizal na may hawak na quill at isang malayong tingin. Ito ay ginawa ng Filipino sculptor na si Anastasio Caedo. Ang estatwa ay nakatayo sa angkop na pinangalanang Rizal Park na binuksan noong 1978. Noong 1978, isang kasing laki ng tansong estatwa ng Pilipinong bayani at makabayang si Dr. Jose Rizal ay itinayo bilang donasyon sa mga mamamayan ng bayan ng Wilhelmsfeld ng Pilipinas, isang German association na nakabase sa Mainz. Binanggit ng site marker ang exemplary social and political commitment ni Rizal na nag-aral din sa Alemanya. Malo sa mga lektura sa ophthalmology sa Alte Universitat. Si Rizal ay namumuhay ng isang katamtamang buhay sa Alemanya bilang isang mag-aaral na nagudyok sa kanya na sumulat ng Alas Flores de Heidelberg, isang tula tungkol sa bayan na may mga pahiwatig ng pananabik para sa Pilipinas. Malapit sa Heidelberg kung saan nag-aral si Rizal ng ophthalmolohiya, ito ay sa Wilhelmsfeld kung saan siya nanirahan sa loob ng 3 buwan at natapos ang kanyang unang nobela na Noli Me Tangere at naging 25 years old. Nakapalibot sa ribulto sa Rizal Park na kilala na ngayon ay ang mga bust ng mga guro at tagapayo ni Rizal kasama sina Pastor Olmir, Dr. Otto Becker, Dr. Rodo Percho at Professor Ferdinand Blumentritt na katiwala rin ni Rizal. Pinagmalaki rin ngayon ng Wilhelmsfeld ang kapatid na lungsod ng Calamba, Laguna, ang lugar ng kapanganakan ni Rizal sa Pilipinas. Sa araw na ikadalawa ng Setyembre ay pagdiwa ng estatwa ang ika-44 anniversary nito mula nang ihayag ito sa publiko. Prague Street ng Cobblestone ay makikita ang bust o sculpture ni Dr. Jose Rizal. Ang Filipino sculptor na si Jose Giroy ang siyang lumikha ng obra maestra na ang Jose Rizal bust na inihayag sa Czech National Bank. Nilalayo ng bust na kunitain ang pagbisita ng bayani sa Prague noong 1887 kasama ang isang kaibigan na naglibot sa paligid ng kabisira ng Czech Republic at nakipagpulong sa mga siyentipiko. Ang bust ay isa ngayong dapat makikitang atraksyon sa lungsod para sa mga turista na pahalagahan ang kasaysayan ni Rizal sa bansa. Dumating si Rizal sa Lake Merritt noong May 13, 1887 kasama ang kanyang kaibigan na si Maximo Piula. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang kanyang pinpal na si Blumentritt, isang profesor sa Municipal Ateneum ng Lake Merritt, scholar at mayakda ng mga artikulo at aklat sa Pilipinas. Nagsimula ang kanilang liham noong July 31, 1886 nang mabalitaan ni Rizal na nag-aral ng Tagalog si Blumentritt. Sinulatan siya ng ating bayani ng liham sa wikang Aleman at pinadalhan siya ng kopya ng Aritmetika ni Rufino Baltasar Hernandez sa Tagalog at Espanyol. Chicago, USA, West and Lakeshore Drive. Sa aksis kasama ang W. Leland Avenue ay makikita ang eskultura ni Jose Rizal na inilagay noong 1999 sa N. Marine Drive sa Chicago, Illinois. Ang monumento ay ginunita ang ika-100 years anniversary ng kalayaan ng Pilipinas at si Jose Rizal bilang isang revolusyonaryong martir noong taong 1994. Noong 1994, sinimula ng mga lokal na miyembro ng Order of the Knights of Rizal and Ladies of Rizal ang isang kampanya upang i-install ang Jose Rizal Monument sa Lincoln Park. Ang Philippine Centennial Commission sa suporta ng maraming Chicagonians na Filipino heritage ay nakalikom ng sapat na pira upang muling itayo ang isang monumento na nakatayo sa Rizal Shrine sa Dapitan, Zamboanga, Mindanao, Pilipinas. Ginawa ni Antonio Lito Mondihar ang orihinal na monumento ng fiberglass at ang bronze replica para sa Chicago. Isang parada ang ginanap para sa pag-unveil ng eskultura noong 1999. Italy, Piazzale, Manila. Sa Rome, Italy, makikita mo ang isang life-size na bronze statue ni Jose Rizal sa Piazzale, Manila. Sa tulong ni Giuseppe Bantog, kamag-anak ni Dr. Jose Rizal, mag-anak ng pambansang bayani sa pamamagitan ng linya ng pamilya ng kanyang kapatid na si Narcisa. Idinagdag ang monumento bilang paggunita ng ika-150 years anniversary sa kaarawan ng bayani. Matatanda ang bumisita rin si Rizal sa Italia habang naglalakbay sa Europa. Sinulat din niya ang tungkol sa kanyang
pagmamahal sa Italia sa kanyang pananatili. Bumisita si Rizal sa Italia sa loob ng 3 araw sa kanyang paglalakbay sa Europa. Dumating siya noong June 27, 1887 at pumunta sa Pitolin, Tarpeian Rock, Palatin, Roman Forum, Colosseo, Capitoline Museum at Basilica of St. Mary Major. Umuha rin umano ng bulaklak ang pamansang bayani mula sa palasyo ni Septimius Severus at ipinadala ito sa kaibigan niyang si Ferdinand Blomitrit. Sa kanyang 2 araw pumunta si Rizal sa Roma at sumulat ng isang liham sa kanyang ama na nagsasabing nasa Turin, Milan, Venice, Florence at ilang araw akong narito. Ang pamansang bayani ay umalis ng bansa noong June 30, 1887 at nakatagpo ng isang Italiano na pari sa isang tren na inuulat na ratuhin siya bilang isang matandang kaibigan. Tinutukoy siya ni Rizal bilang kanyang amang confessor. Sumulat din siya tungkol sa kanyang pangkalahatang pagmamahal sa bansa kung saan sinipi siya sa pagsulat ng mananatili siya sa Italia. Hanggang sa huling sandali, tatanggalin ko ang pagbibisita sa ibang mga lungsod kung mayroon akong 1 taon. Gugugol ko ang lahat dito, lubos akong inaakit sa sinaunang Roma, sinulat ni Rizal. Tokyo, Chiyoda City, Tokyo, Japan. Ang bronze bust ni Dr. Jose Rizal ay nakatayo sa perimeter trail ng Hibaya Park sa Tokyo. Ito ay inilagay doon noong 1998 sa centennial anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Isang historical marker sa Tokyo Hotel kung saan nagkaroon rin si Rizal ng bronze bust sa tabi ng imperial na palasyo kung saan nananatili si Rizal noong 1888 bago bumungo sa Europa. Noong 1998, nilabas ng Tokyo City ang isang tansong bust ni Rizal sa Hibaya Park. Ang estatwa ay nakatayo mismo kung saan nananatili ang bayani sa loob ng 45 days bago maglakbay sa Europa. Ayon sa mga mananalaysay, si Rizal ay nahuhulog sa kultura ng mga Hapones sa kanyang pananatili. Natutunan niya ang tungkol sa kultura, nasiyahan siya sa sining at nagkipag-ugnayan sa mga tao. Hindi nakapagtataka nagkaroon si Rizal ng isang manliligaw sa bansa. Ang kanyang pangalan ay si Seiko Usoy. At siya ang epitome ng lahat ng mga mahal ng bayani tungkol sa Japan. Canada, iniharap ng gobyerno ng Pilipinas ang hanggang biwang na bust ni Jose Rizal sa Montreal, Canada sa Villa de Montreal. Ito ay ginawa ni Toim Imaw, anak ng isa pang kilalang artist sa Pilipinas na si Abdul Marie Imaw Sr. Ito ay isa sa mga 24 na bust na nilikha ng artist. Matatagpuan ang bust sa Park Mackenzie King. Ang bronze bust na hanggang biwang na walang mga braso ay iniharap sa isang granite na pedestal, mismong nakaupo sa gitna ng isang granite na base. Sa pedestal ay nakaukit ang isang teksto sa Pranses, Ingles at Tagalog na nagpagunita sa mahalagang papel na ginampanan ni Dr. Jose Rizal sa paglaya ng kanyang bansa mula sa kolonyal na pagkakahawak. Seattle, USA. Hindi lang may mga monumento na nakaraan kay Jose Rizal, may parke at tulay sila ay pinangalan sa kanya. Ang Rizal Park, ang bridge sa Seattle ay inialay ni Mayor Charles Royer at Philippines Consul General Ernesto Quirubin. Ang parke at tulay sa Seattle Bacon Hill ay pinalitan ng pangalan sa bayani upang sumagisag sa Filipino-American pride gaya ng hiniling ng Filipino Alumni Association. Noong June 7, 1981, Dr. Jose Rizal Park and Bridge ay ipinangalan para sa pambansang bayani ng Pilipinas ay inialay ni Mayor Charles Roy at Philippines Consul Ernesto E. Quirubin. Ang parke at tulay ay matatagpuan sa Seattle 12 Avenue sa Bacon Hill. Ang mga ito ay pinangalan para sa pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal at sumisimbolo sa pagmamalaki ng Pilipinong Amerikano ng Seattle. Ang 8.4-acre na parke ay may magandang tanawin sa Seattle Waterfront at Puget Sound. Gumawa ng mural mosaic ang Seattle University Art Professor Valeriano Balaygo upang gunitain ang espesyal na lokasyong ito. London, United Kingdom. Si Dr. Jose Rizal ay 25 years old nang siya ay tumira sa London nang wala pang 1 taon upang makipagkita sa mga maimpluwensyang orientalista sa Europa. Doon din sa London kung saan binuo niya ang Philippine Studies. Bilang parangal kay Rizal na naninirahan sa London noong 1888, isang asul na ceramic plaque ang inilagay noong 1983 ng Greater London Council. Ang nakasulat sa inscription ay Dr. Jose Rizal, 1861-1896. Dito naninirahan ang manunulat at pambansang bayani ng Pilipinas.
Dito naninirahan si Dr. Jose Rizal noong 1888 kasama ang pamilyang Bikit sa lingkuhang upa na Tuyuros. Noong June 19, 2011 upang ipagdiwang ang 150th anniversary ng kapanganakan ni Rizal, ang London Chapter of the Knights of Rizal at ang Philippines Embassy ay nagsagawa ng Heritage Walk mula sa isang kaganapan sa British Museum kung saan si Rizal ay naging rehistradong mambabasa sa reading room at naglatag ng isang bulaklak na handog sa plaque na ito. Carson, California, 701E Carson Street, Carson, California. Noong December 2004, nang bumuto ang mga pinuno ng komunidad ng Filipino-American Community na bumuo ng Jose P. Rizal Monument Movement sa pamagitan ng pagtatayo ng estatwa ni Rizal sa California. Nagbunga ito makalipas ang 8 taon. Ang monumento ay taas, may taas na 15 feet ay inihayag sa International Sculpture Garden sa Carson. Ang monumento ay nilikha din ng Filipino artist na si Time Imao. Layunin ng monumento na pagyamanin ang pagiging makabayan at pagkakaisa ng mga Pilipino sa USA. January 7, 2014, ang lungsod ng Carson sa pakikipagtulungan kay Dr. Jose Rizal Monument Movement ay naggunita ng ika-117th anniversary ng martir na si Dr. Jose Rizal pamagitan ng seremonya ng paglagay ng korona noong December 29, 2013 sa International Sculpture Garden, lungsod ng Carson, California. Ang bronze Rizal statue ay tatayo na halos 7 feet na talampakan sa ibabaw ng 6-foot tall granite base na tinulungan na pinunduhan ng Jose P. Rizal Monument Movement. Ito ang unang estatwa na magiging International Sculpture Garden na bumagsak noong November 2012. Ang Sculpture Garden ay ang brainchild ng City of Carson, Mayor Jim Dyer. Sinabi niya, hindi lamang ito magiging isang lugar na nakatuon para sa pampublikong sining, ngunit naisip niya ang isang walking history museum kung saan maaring dalhin ng mga tao ang kanilang mga anak upang matuto tungkol sa mga bayani mula sa buong mundo. Honolulu, Hawaii, North Caritania Street. Matatagpuan din sa Honolulu, Hawaii ang isang life-size na estatwa ni Dr. Jose Rizal, particular sa kahabaan ng downtown Nuamu Street. Maraming mga eskultura estatwa ang mga alaala ang nakahanay sa College Walk sa North Caritania Street. Ang Filipina Society of Hawaii ay nagdonate ng rebulto sa pakikipagtulungan sa OHO El Filipino Community Council at Lawag City Lions Club. Ang rebultong ito ni Dr. Jose P. Rizal ni Sculptor Carl Ruiz ay inialay sa College Walk Mall sa kanto ng North Caritania Street at College Walk noong December 30, 1983. Ang 5-foot 6-inch na simento bakal at bronze state ay inunita si Dr. Jose Rizal, isang Pilipinong manunulat at makata na inaakusahan ng pakikipagsabwatan laban sa Espanya noong panahon ng pananakop na bansang iyon sa Pilipinas noong huling bahagi ng 19th na siglo at sa pagpapasigla ng revolusyon na nagsimula noong Agosto 1896. Namatay siya sa edad na 35 ng isang Spanish firing squad. Ang Filipino Society of Hawaii Incorporated ay may pananagutan sa paglikom ng pundo para likhain ng iskultura. Hong Kong. Matatagpuan din sa Hong Kong ang isang martir na nagpaparangal kay Dr. Jose Rizal. Umawa rin si Rizal ng kasaysayan dito dahil doon daw niya binalak ang La Liga Pilipina, isang civic organization. Doon din sa Hong Kong kung saan siya nagpractice bilang isang ophthalmic surgeon at pumugol ng ilang oras sa kanyang pamilya bago siya arestuhin ng mga Kastila. Sinasabi na si Rizal ay naninirahan dito kasama ang kanyang pamilya mula 1891 hanggang 1892. Ipinagdiriwang ni Rizal sa Hong Kong kung saan una niyang binalak ang pagtatag ng La Liga Pilipina. Di umano dito rin binalangkas ng bayani ang mga salin sa Pilipino ng Noli Mitangiri at El Filibusterismo, France, 9th Arrondissement, Distrito ng Paris. Inihayag si Jose Rizal sa Paris, Paris, France, ang bust at pedestal ng pabansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal ay inihayag noong June 23, 2022 sa lugar na ipinangalan sa kanya noong 1999 sa mataong 9th Arrondissement District ng Paris. Ang isa pang parke na nagtampok sa pambansang bayani ng Pilipinas ay ang
Place Jose Rizal sa Paris, France. Alam ng marami na nagtatagal si Jose Rizal sa France sa apartment na kanyang mahal na kaibigan na si Valentin Ventura. Na sa Pransya noon, naging inspirasyon si Rizal ng mga manunulat na Pranses at kung saan siya nagsulat ng mga manuscript at article para sa La Solidaridad. Ang marker ng Place Jose Rizal ay nasa tapat ng apartment na tinutuluyan niya noong panahon niya sa Paris. Taong 1883 unang nakarating sa Paris si Rizal bago tumulak sa Madrid. Noong 1885 hanggang 1886 naman, nagpakadalubhasa sa Paris bilang doktor si Rizal sa ilalim ng ophthalmic surgeon na si Dr. Louis D. Wicker. Noong 1891 tinapos naman ni Rizal sa Biarritz, France ang nobilang El Pelibos de Rismo. Ang bust ni Rizal sa Paris ang magsilbing simbolo ng magandang relasyon ng Pilipinas at Pransya. Australia, Chalmers Street, Surrey Hills. Na-install noong 1995. Ang bronze bust na ito ay ginawa ng artist na si Haldane Holman. Kabilang si Rizal sa serye ng mga bust na ipinakita sa Plaza Iberoamericana at ang regalo ni John Holland mula sa Pilipinas sa lungsod ng Sydney noong 1995. Sa plaque, binanggit ng isang inscription ang pangalan ng bayani, pitsa ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan at pitsa ng kamatayan. Sinabi rin sa tala, Dr. Jose Rizal ang unang nagbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na ituring ang kanilang sarili bilang isang bansa at pahalagahan ang Pilipinas bilang kanilang sariling bayan. Ang malaking bronze bust na ito ni Dr. Jose Protasio Rizal sa isang striated sandstone plinth ay matatagpuan sa Plaza Iberoamericana sa Chalmers Street at kaharap sa silangan patungo sa Sydney Dental Hospital. Nagsuot si Dr. Protasio ng colored coat sa ibabaw ng color shirt at frilly tie. May nakita ka bang Jose Rizal Monument status and marker sa labas ng Pilipinas na hindi nakalista dito o sa lugar nyo? Paalam lang yan sa seksyon ng komento sa ibaba. Sa aking bayan ay may makikitang monumento ni Dr. Jose Rizal. Makikita ito sa Balamban Central Elementary School kung saan ay dito ko rin iginugugol ang 6 taon sa elementarya. Wala pang gadgets noon, walang YouTube. A shoutout na lang sa batch 1995. Hanggang dito na lang muna tayo at isa namang kwento o mga pangyayari ang binigyang buhay natin ngayon. At sana ay may natutunan ka at may nakukuha kang mga kaalaman. At kung nagustuhan mo, ay paki-like, share at comment down lang sa mga gusto nyong ipakwento. Please subscribe to my channel, Luyong Dagat, Stories Left Untold and the Road Less Traveled YouTube channel. Napakahalaga na po sa akin ang inyong mga views at subscriptions. Nakipindot na lang sa gilid-gilid para sa mga nakaraan pa nating mga videos. Maraming salamat po. Ito ay ang Luyong Dagat, Stories Left Untold and the Road Less Traveled YouTube channel.